kasi ngayon ay magluluto ako ng sinigang na hipon. Ayan, request kasi yung mga nagtatrabaho dito sa amin. Kaya, prepare muna natin yung mga gagamitin pang luto. Ricardo, ayan. Meron tayong bawang. Ayan, itin lang natin yung ating bawang. Ayan. At roughly chop lang. Ayan. Ayan, maingay lang dito sa aming parte ng kusina. Kasi binukas ko yung mga bintana para presko ng konti. Kasi tabi kami ng kalsada, kaya maingay. Kaya, okay lang yan. May libreng sound na rin tayo. Ayan. Chop lang natin yung ating garlic. Ayan. Sunod naman natin yung ating sibuyas or shallots. Kasi ito yung kanilang ginagamit dito sa amin kasi mas malasa daw to at mas mura. Ayan. Chop lang natin yung mga shallots. Sibuyas o shallots. Ayan. Marami. At lalagyan din natin siya ng konting luya. Ayan. Gamitan natin ng luya. Tipitin lang natin yung luya para malasa siya. Kahit kunti lang yung luya dito kasi native na luya to, maano na to, malasa. Yan. Yan lang. Para hindi malansa yung ating sinigang na hipon, lagyan ng luya. Yan. At lalagyan din natin ng kamatis. Yan. Lang natin yung kamatis. Probinsya-probinsya talaga dito sa amin kasi ang daming nagtataho pang mga aso. Yan, di ba? Kasi karamihang aso rito ay mga askal. Dalawa na kami pambili ng cat dog. Ayan, kaya askal yung aming aso. Ayan, ating mga ka-atse, ready na yung ating mga ingredients. Ayan, meron tayong sibuyas or shallots, bawang, luya, yung ating mga kakalanganing pang pababang palasa, meron tayong pang sinigang mix para dyan, at syempre yung ating salt and ground black pepper, yung ating kamatis, siling haba, yung ating hipon syempre, dahil nga sinigang na hipon, at nanguha ulit ako ng mga talbos ng kamote, at yan ang aking ilalagay para kakaiba, kasi kailangan kong kumain ng maraming kamote, kasi mahal dun sa abroad, kaya sasamantalahin ko ng kumain ng talbos ng kamote, yan yung aking isa sa home, at syempre kakalanganin ko rin ng konting mantika sa aking panggigisa kasi ganun ako magsinigang. At nagready lang ako ng 1 liter na tubig. Pero dadagdagan pa natin yan, depende na mamaya kung kakailanganin pa natin ng dagdag na tubig or pangsabaw. Yan. Kaya umpisahan na ng inyong atse ang kanyang pagluluto. Yan na yung aking mga ingredients. Ready na sila. Kaya mag-ready na rin ang inyong atse sa pagluluto. Kaya, tara, samahan niyo ako, aking mga ka-atse. Ayan, aking mga ka-atse, umpisa na natin yung ating pagluluto. Maglagay lang tayo ng around 2 tablespoons ng cooking oil. Ayan, corn oil yung ating gagamitin. Ayan. Ayan. Laki ng ating kasirula.
Yan, ating mga ka-atsen, kung mainit na yung ating mantika, ay pwede na nating gisahin yung ating sibuyas or shallots. Sunod na rin natin yung ating bawang kasi ayaw natin ng sunog na ricado. At yung ating luya ay isunod na rin natin. Yan, isa natin muna yung kanyang mga ingredients. Ang bango-bango ng ingredients. Ang dami kasi. Yan. At pag ready na yung ating mga bawang, sibuyas at luya, ay pwede na rin natin ilagay yung ating kamatis para gisahin. Yan. Yan. Gisa lang natin. Yan. Ang bango-bango talaga ating mga taatse. Ayan. Oh. At ilagay rin natin yung kanyang paminta at asin. Yung asin ay titimplahin muna natin kung gaano yung kanyang lasa mamaya. Yan. Lagay na rin natin ganyan. Gusto natin muna yung kamatis ng konti. At pag ready na yung ating kamatis, ay pwede na natin ilagay yung 1 liter na tubig. Lagyan natin ng 1 liter na tubig muna. At pag kulang yung sabaw, ay pwede rin naman natin dagdagan mamaya. Mm. Sarap! Yan pa lang eh, mababa na. O, diba? Yan, pakuluin lang natin yung ating sabaw. At takpan lang muna natin. Para kumulo, mabilis kumulo. Yan, takip lang natin para mabilis siyang kumulo. At itas ko lang ng konti yung kanyang apoy para mas mabilis. Yan. Ayan, ating mga ka-atse, kumulo na yung ating sabaw. Kaya pwede na natin ilagay yung ating sili. Yan, sabay na natin yung ating sili. At sabay na rin natin yung ating hipon. Ayan, buko na pinalpasan. Sabi nila, huwag na daw. Pampalasa pa rin daw. Yan. Saglit lang natin lutuan ang shrimp. Kasi pag overcook ay hindi maganda. Yan. Pag kumulo na ay ilagay lang yung shrimp. Yan. Ganyan lang. Diba? Ang saya-saya. Ganda na ng ating shrimp. Ang lalim kasi ng aking kaserola. Yan, aking mga ka-atse, check natin. Kumukulo na yung ating shrimp. At saglit lang lutuin ang shrimp, kaya pwede na nating ilagay yung kanyang sinigang mix. Ayan, lagyan natin ng sinigang mix. Sampalok. Sinigang mix. At dahil gusto daw nila na kilig asim, dagdagan pa natin yung kanyang pang-asim. Ayan. Gusto daw nila ng maasim. Yan. Haluin lang natin. At timplahan na natin ng pampalasa pa. Yan. Kunti lang. Yan. Additional pampalasa. Yan. At pwede na natin ilagay yung ating talbos ng kamote or kamote tops. Sweet potato. Kamote tops. Yan. Sweet potato tops. Yan. Ganyan. O, diba? Ang sarap-sarap aking mga ka-atse. Very healthy. Yan. Ang aking ilalagay ay talbos ng kamote. Yan. At saglit lang naman at luto na yung ating shrimp. Ito na lang gulay yung ating lulutuin at ready na yung ating panghalian. Oh, ayan, aking mga ka-atsel, ito na yung ating sinigang na hipon. Kakain na tayo. Prepare na natin yung ating
Sinigang na hipon at ready for lunch na tayo. Oh, di ba? Ganda-ganda ng ating hipon. Sandukin natin yung mga talbos ng kamote. Yan, separate na natin. Oh. Yan, yung ating sinigang na hipon. Di ba? Ganda-ganda. Oh.